So guys, ayan na guys. Ayan, magpa-final hukay na tayo niyan and then magtatanim na tayo. Ayan, ipa-final ko muna siya ng hukay. Hukayin ko siya ulit and ready na tayo magtanim. Hello everyone, so ito yung vlog number 2 natin sa ating pag-gardening. So ilang araw tayo hindi nakapag-garden kasi parang 3 days na tapanay ng ulan dito. So hindi tayo makakapag-garden kapag maulan. So kaninang umaga gusto ko sana mag-garden, hindi ako makakapagbukal ng lupa kasi umaambon din. Buti na lang ngayong hapon, tumila na rin ang ulan at medyo uminit na rin. Ayan, inunit ko lang yung pagbubungkal ko kasi may mga natitira pang mga ugat-ugat na mga damo. Ayan, kailangan natin tanggalin yung mga ugat para matagal tumubo yung damo. Pagka nagkaroon ulit siya ng damo, medyo matagal-tagal pag tinanggal natin yung pinakaugat ng damo. So ayan, tatapusin ko lang yung pagbubungkal ko. And then pagkatapos niyan ay magtatanim na ako para makakapagsimula ulit ako ng makakapaggawa ulit ako ng isa pang block at makakapagtanim ulit tayo ng panibago. So ito, tatapusin lang natin itong paghuhukay. Ayan, pasensya na kayo sa aking camera. Medyo minsan, dumidilim, hindi ko alam. Wala pa kasi akong camera stand. So pag makabili tayo ng camera stand, medyo okay na yung pagka-plaster ng ating cellphone. So ngayon, mahirap tayong kumuha ng magandang ang gulo sa ating camera kasi nakapatong lang siya sa bato. Nakapatong lang sa bato yung aking camera guys. Sige lang. So makakabili rin tayo ng stand natin sa camera. Ayan. So tapos sila natin yung pagbubungkal natin. Diyan lang kayo. Panoorin nyo lang ako habang nagbubungkal ako ng lupa. Then magtatanim na tayo dyan pagkatapos.
guys, yung dami kong seeds. Ayan, pati bang ano to? So, itatanim natin dito ay ito. Yung alapati. Ayan. Mag-start na ako ng tanim. Para makapagsimula na naman tayo ng panibagong ano na naman. Kagawa tayo ng isang pag-block. Ito yung buto ng ano. Yung buto ng alapati. Ayan. Ayan, magsisimula na tayo magtanim, guys. Naayos ko lang yung lupa para medyo pumantay. Magbubutas ako ng tatlo para tatlong hilera sila. Sana magkasya yung buto ko. Yan, maglalagay ako ng bawat ano, bawat butas dyan, ng tigtatatlong buto ng alugbati. Yung alugbati ko nga palang tinanim dyan, guys, ay hindi siya ano, hindi siya violet, kundi green. Green siya na alugbati, hindi siya violet. Mas maganda itong ano, mas maganda itong green na alugbati kaysa sa violet, kasi medyo malambot. Malambot yung kanyang ano dahon. Kanyang steam malambot. Compare sa violet na alugbati. Pero parehas lang naman din sila. Pero mas gusto ko itong green. Green alugbati. Yan. So, tatlong hilera yan. Tigtatatlong buto lang yung nilagay ko. Sana tumubo lahat. Madali lang naman patubuin yung alugbati, guys. Basta, ano lang. Maintain mo lang siya ng dilig. Para mag, ano na yung mag-seeds yung ano, yung buto niya. Di mahirap patubuin ang alugbati. Madali lang kasi nakakapagpatubo na rin ako ng alugbati doon sa Maynila. Kaso lang nga lang. Sa paso ko nga lang nilagay. Pero ang ganda ng alugbati ko, guys, kahit sa paso lang. Ang tataba. What more pa kaya kung dito sa lupa. Siguro mas maganda yung kalalabasan ng aking alugbati. Mas gusto ko kasi alugbati. Favorite din ng asawa ko yung alugbati. Lalo na pag ilagay sa ano. Sa munggo. Yan. Gustong gusto niya yan. Ilagay sa munggo yung alugbati. Kaya hindi mawala sa listahan ko yung pagtatanim ng alugbati. Kasi gusto niya yung alugbati. Kumakain siya ng ano, kumakain siya ng gulay na alugbati. So yan lang, guys. Panoorin niyo ako hanggang sa matapos yung ating pagtatanim. Diyan lang kayo. Thank you.
Yan, natapos din ang pagtatanim natin. Naubos ko yung isang plastic ng seeds. Yung pinakita ko sa inyo kanina, so buti nagkasya siya. Ayan, kukuha muna tayo ng tubig para madiligan natin. Ayan, buhat-buhat ko nung isang timbang tubig. Diyos ko, ang bigat-bigat, parang lalabas yung bitoka ko sa tiyan. Ayan. So, diligan muna natin. Tsaga-tsaga muna tayo magbuhat ng timbang kabigat-bigat kasi wala pa tayong magamit ng pandilig. Magpapabili pa tayo. Pabili tayo kay manager ng ating pandidilig dyan para di tayo mahirapan. Wala ko ng panandok. Ayan. Ang panandok ng tubig. Eh, kasi kung ano lang yung nakikita ko dito sa loob. Dito sa loob ng bahay, guys. Yun lang yung ginagamit ko. Hindi pala loob. Sa paligid ng bahay. Yan lang ginagamit ko. Kasi wala pa tayong magamit na pandidilig natin. So, tiyaga muna tayo hanggat wala pang pambili. Kailangan natin basain yan para yung buto ng alugbati ay magkaano siya lalabas. Siguro antay tayo dyan ng mga ilang araw o sabihin na natin mga 5 days yan, lalabas na yan yung dahon ng alugbati. Ayan, mega love shout out nga pala sa lahat ng mga nanood sa aking unang vlog dito sa aking pag-gardening. Ayan guys, maraming salamat sa inyo. And don't forget to like and share sa aking Facebook page and then sa aking YouTube channel si Swings Kitchen at iba pa. Maraming salamat sa inyo guys and sana wag po kayong magsawang panoorin yung aking mga video. So thank you and hope you enjoy watching my video guys. Thank you and God bless us everyone. Yan. So, tingnan lang natin, check natin yan sa mga sumunod na araw. Siguro mga five days, yan. Tutubo na yung tinanim natin dyan, alupati. So, diligan lang para yung seeds na nilagay natin ay tutubo siya sa ilalim. Yan, sa sunod, dito na naman tayo gagawa. Yan. Gagawa tayo dito ng isa pa. Para naman sa ating sili mo na tangtat itatanim ko. Sili kasi kailangan ko ng sili labuyo. Ang hirap ng sili labuyo dito guys. Wala kang mabili. So magpapatubo muna ako ng sili labuyo. Then next, tanim tayo dyan ng talong. Ayan. Bye!